So muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share din po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Hukom chapter 8 at ang akin pong i-share dito po sa verses 1 to 5. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, nalupig ang mga Midianita. Pagkatapos, pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim. Bakit mo kami ginaganito? Bakit hindi mo kami tinawag? Bago ninyo lusubin ang mga Midianita, pagalit nila ang tanong. Ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angkan namin, sagot ni Gideon. Niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midianitang sina Oreb at Si'eb. Alin sa mga nagawa ko ang may pantay riyan? Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid sa ilog ng Jordan. Pagod na pagod sila, ngunit patuloy pa rin silang nahabol ng ang mga Midianita. Nang umabot sila sa Sukot, nakiusap siya sa mga taga-roon, maaari po bang bigyan ninyo kami na makakain ang aking mga tauhan? Latang-lata na sila sa gutom at inahabol pa namin ang dalawang hari ng mga Midianita na sina Siba at Salmuna. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa Judges chapter 8 verse 6 hanggang 10. At sinabi ng mga prinsipe sa Sukot, nasa iyo na ba ang kamay ngayon ang mga kamay ni Zeba at ni Salmona upang bigyan namin ang tinapay ang iyong hukbo? At sinabi ni Gideon, kaya pagka ibinigay ng Panginoon si Zeba at si Salmona sa aking kamay, ay akin ngang gagalusan ang inyong laman ng mga tinik sa ilang at ng mga dawag. At inaw niya mula doon ang Peniel at siya'y nagsalita sa kanila ng ganan din. At sinagot siya ng mga lalaki sa Peniel na gaya ng isinagot ng mga lalaki sa Sukot. At sinalitan niya naman sa mga lalaki sa Peniel na sinabi, pagbalik kong payapa ay aking ilalagpak ang muog na ito. Ngayon si Zeba at si Salmona ay nasa Karkor at ang kanilang mga hukbo na kasama nila na may 15,000 lalaki, yaong lahat ng lalaki sa buong hukbo ng mga anak sa silangan, sapagkat nabuhal ang 120,000 lalaki na humahawak ng tabak. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 8, verse 11 to 15. Dumasing agad yun sa gilid ng ilang sa silangan ng Noba at Gabiha, saka biglang sumalakay tatakasan na sina Siba at Salmo, na ngunit nahuli sila ni Nagadyon. Dahil dito nataranta ang mga kawal ng dalawang haring Midianita. Nang magbalik si Nagadyon mula sa labanan sa pasong Heres, sila nagdaan, nakahuli sila ng isang binatang taga Sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng Sukot, at isa-isa naman isinulat nito. Umabot ang 77 ang kanyang naisulat pagkatapos minuntahan ni Gideon ang mga ito. At tinanong, natandaan ba ninyo nang ako'y humingi sa inyo ng pagkain? Sinabi ninyo sa akin na hindi ninyo kami bibigyan ng pagkain hanggang hindi namin nahuhuli si Nasiba at Salmona. Kahit na noo'y lupay-pay na kami sa gutom, bihag na namin sila ngayon. Amen. Mga Hukom chapter 8 verse 16 to 20. At kaniyang kinuha ang mga matanda sa bayan at mga tinik sa ilan at mga dawag, at sa pamamagitan ng mga yaon ay kaniyang tinuruan ang mga lalaki sa Sukot.
At kaniyang inilakpak ang muog ng Penuel ay pinatay ang mga lalaki sa bayan. Nang magkagayon, kaniyang sinabi kay Siba at kay Salmuna, "Anong mga lalaki yung inyong pinatay sa Tabor?" At sila'y sumagot, "Kung ako ay kagayon sila, bawat isa'y nahuhuwad sa mga anak ng isang hari." At kaniyang sinabi, "Sila ang aking mga kapatid na mga anak ng aking ina. Buhay ang Panginoon, kung inyong iniligtas, sana sila buhay. Disin sana hindi ko kayo papatayin." At sinabi niya kay Jeter na kaniyang panganay, "Bangon at patayin mo sila." Ngunit ang bata hindi humawak ng tabak sapagkat siya'y natakot dahil sa siya'y bata pa. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Hukom, Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang 25. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Ziba at Salmuna kay Gideon, "Bakit hindi na ikaw ang pumatay sa amin? Kung tunay kang lalaki, ikaw na ang pumatay sa amin." Kaya pinatay sila ni Gideon at kinuha niya ang mga palamuti sa ligid ng kanilang mga kamelyo. Sinabi ng mga Israelita kay Gideon, "Dahil ikaw ang nagligtas sa amin sa mga Midyanita, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang mamumuno sa amin." Sumagot si Gideon, "Hindi ako o ang mga angkan ko ang mamumuno sa inyo, kundi ang Panginoon. Pero may hihilingin ako sa inyo. Maari bang ang bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng mga hikaw na nasamsam niyo sa mga Midyanita? Nakahikaw ng ginto ang mga Midyanita ayon sa kanilang kaugalian bilang mga Ismaelita." Sumagot ang mga tao, "Oo, bibigyan ka namin." Naglatag silang isang damit at naglagay ng bawat isa roon ng hikaw mula sa nasamsam nila sa mga Midyanita. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 8 verse 26 to 30. Ang bigat ng mga gintong hikaw na natipon ay 20 kilo, hindi pa kasama ang mga dekorasyon, kwintas, damit na kulay ubi ng mga hari ng Midian at ang mga nakasabit sa liig ng mga kamelyo nila. Mula sa natipon na ginto, nagpagawa si Gideon ng isang special na damit at inilagay ito sa bayan niya sa Ophrah. Muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumamba sa ipinagawa ni Gideon. Naging malaking bitag ito kay Gideon at sa kanyang pamilya. Lubusang natalo ng mga Israelita ang mga Midyanita at hindi na nakabawi pa ang mga ito. Naging mapayapa ang Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Yun lang po pa rin ang Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi pa sa atin lahat. At muli po ay babasahin ko para sa day 4 ay matatagpuan sa Judges chapter 8 verses 31 to 35. Sabi rito, "He also had a concubine in Shechem who gave birth to a son whom he named Abimelech. Gideon died when he was very old, and he was buried in the grave of his father to Joash at Ophrah in the land of the clan of Abiezer. As soon as Gideon died, the Israelites prostituted themselves by worshiping the image of Baal, making Baal buried their God. They forgot the Lord their God, who had rescued them from all their enemies surrounding them. Not did they show any loyalty to the family of the Jerub Baal, that is Gideon, despite all the good he had done for Israel." Rinan Diyos sa pagbasa ng mga salita. Praise your Tariya. Thank you, Lord. Amen.